our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, sit down. So today, magche-check muna ako ng attendance. Kukompleto tayo. Princess Lihana. Present. Mariel Ubido. Present. Ana Pera. Present. Alaysa Egaro. Present. Nicole Pera. Present. Okay. So, meron ako dito mga salita na kailangan natin bigyan ng kahulugan. So, game na? Oo! So, ang unang salita ay piliyo. Sa tingin nyo, anong pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo ang salita piliyo? Okay? Matigas ang ulo. Oh, matigas ang ulo. Tama. Makulit. Makulit. Other? Mahirap sawayin. Mahirap sawayin. Malikot. Malikot. Okay, so tama naman lahat ng sinabi niya. Pag sila yung piliyo, malikot, matigas ang ulo, mahirap sawayin. Yun, tama yun mga sinabi niyo. Kasunod, tinutokso. Salitang tinutokso. Okay? Inaaway. Oh, inaaway. Inuulitan. Okay, inuulitan. Inabuli po. Oh, binubuli. So, sa tingin niyo, tama ba yung binubuli? Hindi po. Okay. Kasi, bakit? Sa tingin niyo, bakit? Bakit mali? Pag nambubuli tayo. Masakit sa damdamin. Yan, masakit sa damdamin. Ano? Okay. So, kasunod na salita ay uusad-usad. Umuurong. Ihisog-isog. Ano ba? Abante. Yan, naabante. Ang tawag sa atin, umaabante. Okay. Kasunod, kapintasan. Mataba. Okay, mataba. Panda. Makayat. Payat. Matangkad. Pagsubo sa tangkad, kapintasan pa rin at hindi. O, ano pa? Oh, maliit. Okay. So, meron akong hinandang kanta para sa inyo. So, ito siya. Ang title ay Paru-parong Bukid. So, ako muna yung kakanta para malaman niyo yung tono. Then, pagkatapos, sasabayin niyo na ako. Opo! Okay. Paru-parong Bukid. Nalilipad-lipad sa gitna ng daan. Papagas-pagas-pas, sambara ang tapis. Sangdanghal ang manggas, ang sayang di kulay. Sangkyo sa ang sayad, may
sa inyo, anong kaugnayan ng kinanta nating paru-parong bukid sa topic natin sa hayop? Sa hayop. About sa hayop. Okay, so tama, about sa hayop. Ngayon, meron akong kwentong babasahin sa inyo na tungkol sa ang pamagat ng kanyang paksa natin ay ang uod at bubuyog. Ang uod at bubuyog. May pilyong bubuyog na nakadapo sa orchid. Tinutukso siya ng isang uod. Pakinggan ninyo sila. Ang sabi ng bubuyog, "Hoy uod na uusad-usad, bakit ang pangit-pangit mo? Napakataba mo pa." Ang sabi naman ng uod, "Talagang pangit at mataba ako. Ano ang magagawa ko?" At ang sabi naman ng bubuyog, "Tigilan mo na ang pagkain ng mga berdeng dahon. Halika, lumipad ka na sa paligid." Hindi sumagot ang uod. Lumayo ito. Lumipas ang ilang araw. Bubuyog, "Nasaan na kaya si uod? Bakit kaya nawala siya?" Walang anaan mo ay dumating si paru-paro. "Kaibigang bubuyog, tignan mo ako. Kilala mo pa ba ako?" Sabi ng bubuyog, "Paano mo ako nakilala?" Sabi ng paru-paro, "Ako ang pangit at matabang uod na tinukso mo. Tingnan mo ako ngayon." At sabi ng bubuyog, "Napakaganda mo. Patawarin mo ako. Sa susunod, igagalang ko na ang kapintasan ng iba." Mula sa binasa kong kwento na tungkol sa ang uod at bubuyog, meron akong ilang katanungan na nais nin na gusto kong sagutin ninyo. So, ang una, bakit laging tinutukso ng bubuyog ang uod? Okay? Mataba po at pangit. Okay. Mataba at pangit ang uod. Kaya lagi siya tinutukso. Dalawang tanong, saan nakadapo ang bubuyog? Okay, Mariel? Orchid. Okay, nakadapo ang bubuyog sa orchid. Tama. So, sa tingin mo, bakit tumaba ang uod? Kasi po kain siya ng kain ng berdeng dahon. Okay, tama. Dahil sa sobrang kakakain niya ng berdeng dahon, ay tumataba siya. Okay, ano ang masasabi mo sa uod? Ano po siya ay mataba at pangit. Okay, mataba at pangit. Sino ang humingi ng tawad? Okay, Ana? Si bubuyog. Okay, si bubuyog. Humingi siya ng tawad. Kanino kaya? Kanino siya humingi ng tawad? Okay, sa paru-paro. Yung uod, naging paru-paro na siya. Kaya kay paru-paro na siya humingi ng tawad. Okay, ngayon, ano ang natutuhan nyo sa kwento? Okay, Mariel? Marunong po magpatawad. Okay, dapat marunong tayo magpatawad. O, other answer? Okay, Eliza? Okay, dapat mapagkumbaba. Ano pa? Okay, Nicole? Okay, yun ang mahalaga. Huwag tayong mamimintas ng ating kapwa dahil yun ay maaaring nakakasakit tayo ng damdamin. Okay. So, may gawain akong ipapagawa sa inyo. Magdodrawing kayo ng tauhan mula sa kwento. Kahit ano, kung anong nagustuhan nyo dun sa tauhan, sa kwento. Okay? So, bibigyan kayo ng papel. Drawing nyo siya. Huwag nyo kalimutang lagyan ng pangalan. Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para tapusin nyo yan. Okay, so let's start na. Thank you.
gusto niyo kung magkulay, kulayin yung mga gawa ninyo para mas lalong gumanda na itong Crayola. Ano mo ito si Maria? Okay, 2 minutes na lang. Mukha nang malapit na kayong matapos. Ay
ang tauhan sa kwento. Okay, sa kwento. Anong pamagat ng kwento? Ang buot at bubuyog. Okay, ang uod at bubuyog. Okay, so very good. So, para sa kasunod nating gagawin, may ibibigay ulit ako sa inyong sasagutan. So, ito ang activity na inyong gagawin na kasunod. So, basahin nyo muna. Balikan ang mga detalye sa kwentong narinig. Ikahon ang wastong salita. Lagyan tinutusok ni Bubuyog si Gumamela. Nakatapos na paood sa or kumain si uod ng makalipas na ilang araw si uod ay naging at number 5 nagsisi si bubuyog sa laging manunukso kay uod humingi siya ng lang. So itong mga naka open and close parenthesis, yan ang pamimilian ninyo ng sagot. Ama. Ikahon. Di, ibig sabihin, ibabox yung ano, ikakahon. So, ito, yan may mga ano, ang open and close parenthesis, dun kayo mamimili ng sagot. So, na ito ang sagot. Okay. Huwag nyo ulit kalimutan, lagi, lagyan ng pangalan. Dahil baka magkapalit-palit kayo, ay masiro yung isa. Okay, bigyan ko ulit kayo ng 5 minutes para gawin ang activity. Tapos na, takpan ang sagot at para hindi magaya ng katabi. Okay, ihintay na natin si Maria dahil na siya. Tapos na lahat? Okay, exchange papers. Lagyan na corrected by. Corrected by. Tapos, pangalan ninyo. Lagyan mo ng corrected by. Corrected.
Tapos ilagay niyo yung pangalan niyo kung sino ang nag-check. Okay. Nga po. Okay. So, sa number one, laging tinutukso ni Bubuyog si... Okay, okay, Nicole. Oh. Paki-box na lang. Okay, tama. Laging tinutukso ni Bubuyog si Uod. So, number two, nakadapo ang Uod sa... Okay, Mariel. Very good. Okay. Number three, kumakain si Uod ng... Okay, Alaysa. Okay, very good. Dahon. Pakachekan niyo yung mga papel na hawak ninyo kung tama ang mga sagot. Number four, makalipas ang ilang araw, si Uod ay naging... Oh, Ana. Okay, so si Uod ay naging paru-paro. Or last question, nagsisi si Bubuyog sa laging panunukso kay Uod. Humingi siya ng... Okay, Princess. Okay, very good. So, ngayon, sino ang nakakuha ng perfect score? Wow! Very good! Ang gagaling! So, ibig sabihin, may natutunan kayo sa kwento, kaya kayo nakakuha ng perfect score. Okay, pass the paper. Wow! Perfect! Thank you.
tapos ang pag-aaral natin sa araw na ito. So, goodbye class. Goodbye teacher, goodbye classmates. See you again tomorrow.